So, hi guys again and welcome back to my channel. So, alam ko marami nagre-request nito nung una pa lang ako dito sa Taiwan pero hindi ko ginawa ng vlog, but for now, nirealize ko kailangan ko siyang gawin kasi maraming gusto pumunta dito ng Taiwan. So, ang vlog natin ngayon is kumusta or yung yung cost of living ko dito sa Taiwan as a factory worker. So, mahangin ngayon dito sa labas. Ayun, kita nyo? So, ngayon sa Taiwan, it's autumn. Season of autumn ngayon dito sa Taiwan. Ayun, nandito ako sa park. So, alam ko, marami sa inyo na gustong mag-apply as factory worker dito sa Taiwan or as a caregiver or engineer or even in demand ngayon talaga sa Taiwan is teachers, English teachers. Samakin mo, yung sahod ng teachers dito is more than 100,000 in peso, which is a factory worker lang is nasa almost 50,000 in peso. So, almost more than two times yung sahod ng mga English teachers dito sa Taiwan. So, if you're English teachers ka, punta ka na dito sa Taiwan. So, naiba pa yung topic ng vlog, no? So, punta na tayo sa topic ng vlog ko. So, yung unang pag-usapan natin is yung accommodation ko dito sa Taiwan. So, yung accommodation ko sa Taiwan is nasa $680 per month. Kasama na dyan yung tubig, kuryente, yung aircon, lahat-lahat na, utility bills, kasama na dyan doon sa accommodation ko. Now, guys, disclaimer lang kasi iba-iba yung accommodation rent ng mga nagtatrabaho dito sa Taiwan. As for us na factory workers, 680 lang kami dito sa company ko. So nakita nyo yan, yan yung dorm namin. If napanood mo yung dorm, EU dormitory ko nung pagpunta namin, yan yon. And makita nyo sa mga videos ko, maganda yung dorm ng EU. Ayun, so iba-iba naman guys. If engineer ka dito sa Taiwan, may kilala ko na engineer, so naka-hotel sila. And hindi ko alam if magkano yung rent nila per month. And if you are a caregiver, iba din yung cost, probably yung accommodation. Siguro libre lang sila sa bahay kasi they are caregivers. If you are naman katulad ko na factory workers, meron nagbabayad ng 3,000 plus, 4,000, 2,000 plus, 1,000 NT. So it depends guys, depende siya. So ayun, so dito kasi sa EU, since I think 2018 nag-iba yung rate ng accommodation rent nila. And for me, I'm very lucky. You are very lucky as an employee of EU or factory worker sa EU kasi ang mura ng rent ng dormitory namin, hamakin nyo, nasa 680 lang siya per month or nasa around 1,080 if multiply natin siya sa rate ng Pinas na 1.8 palitan peso. So $1 equivalent to 1.8 peso. So yun yung accommodation or yung rent na expenses ko dito sa Taiwan per month. Again, sasabihin ha, pasok na dyan yung tubig, kuryente, yung bills ko sa aircon, pasok na dyan, kasama na dyan yung bayad namin. Yun, so mag-charge ako ng laptop ko, ng cellphone ko, kasama na dyan, okay? So guys, sumakit na lang ako dito sa floor namin, dito sa dorm, kasi masyadong malakas yung hangin dun sa park. So guys, yung pangalawang pag-usapan natin is yung transportation ko dito sa Taiwan, expense. Okay. So baka disturb ako, tulog yung iba. So yung transportation ko dito sa Taiwan is we have bus. So maybe yung expense ko lang per month is nasa mga 280. So equivalent niya is almost 400 pesos. Kasi hindi naman ako masyadong lumalabas kasi di ba work nga. So pupunta lang kami dito sa Taichung City or either sa Fungja, sa night market. Makita nyo sa mga vlogs ko. So yun yung expense ko. So mura lang naman yung bus dito. So ayun. So dito lang ako pag lumalabas lang ako pag mag-grocery. Ayun lang. If minsan pumupunta kami sa night market or mag punta kami sa wet market. So yun lang. So hindi naman talaga ako magastos in terms sa transportation dito. So siguro maximum na yung 500 NT per month. Yun. So yun yung mga expense ko in terms sa transportation.
Ang pangatlo is yung foods and groceries. Sa foods and groceries, guys, nagbabudget lang ako ng at least 1,000. So, malaki na yung 1,500 NT. So, 1,000 nasa almost 2,000 pesos. Or if 1,500 nasa almost 3,000 pesos. So, sa groceries, guys, binibili ko lang doon is yung biscuits, gatas. If may nakita kayo, a day in my life ko. So, yun yung ginagrocery ko. And then, minsan, basta mostly siya on pagkain and oatmeal yun. So yun yung mostly lang na ginagrocery ko dito. So hindi masyadong magasto. So good for 1 month na yung ginagrocery ko dito sa Taiwan. Okay. Another naman is yung internet. So yung internet, guys, is ginagamit ko lang is yung SIM card. So yung SIM card ko dito, So, yung SIM card ko is nasa mga 585 per month. So, almost 600 NT. So, unli na yon, meron na yung calls and meron na din yung pang-internet. Sobrang lakas ng internet nila dito. So, yun. So, meron naman silang binabayaran din na pwede ka mag 3 months, mas tipid doon. Pwede rin sila mag 1 year, mas tipid yun. So, ako monthly lang ako nagbabayad ng 585. Pumubili lang ako ng card. So, yun lang IF. So, yung iba, meron ding wifi dito sa dorm, pwede ka magbabayad per month din. If mabagal yung internet mo, pwede din naman. Pero ako kasi, since tumating ako dito, yun na yung ginagamit ko talaga. So, nasa 585 lang yung card IF. So, marami naman ditong service providers na internet. So, mura lang siya. And next, guys, is yung clothing and personal keep-up. So, sa clothing, guys, hindi naman ako masyadong bumibili ako minsan pag branded. So, last time, bumili kami sa 50%. So, nagbabudget lang ako noon ng at least sa per month siguro mga 2K plus or maximum na yung 5K or nasa mga 4,000. Minsan hindi nga eh. So, depende. It depends. Pag may gala ako, doon bumibili ako. And pag wala naman, hindi naman ako masyadong bumibili. Yun, hindi ako magasto sa clothing in terms of parating bumibili. Pero siguro kasi minsan bumibili lang ako pag magustuhan ako online or pag may branded. Dito, iwan ko ba? Dito kasi sa Taiwan, mostly yung mga dito na sa mga kita mo sa stores, mostly sa mga branded talaga yung mga damit or yung mga nandito. So, makikita mo usually sa mga FW, mga Nike, Adidas, New Balance, Puma, yun, mga branded. So, yung nakaraan, bumili nga ako ng sapatos worth nasa mga 4,000 and yung nakaraan din, bumili din ako ng jacket. Ayun. So, hindi siya ganun ka-frequent. For example, once after 2 months, mga gastos ako ng 5,000 NT or 2,000. So, yun. So, hindi siya ganun ka-frequent din. So, hindi ko masyado ginagastos yung sarili ko in terms of doon sa clothing. And sa personal keep-up na, for example, yung mga deodorant or mga pang-grooming. And to be honest, guys, hindi ako nag-lulution. Hindi rin ako nag... Wala akong talagang ginagamit sa mukha. Ang ginamit ko lang is Selca lang. Kung ano yung habon ko sa skin ko, yun lang din. Sa mukha ko. And then, wala akong mga sunscreen or somewhat. Wala akong kaya hindi ako masyadong magastos in terms of personal. So, deodorant lang. And yun, shave. Ano pa ba? Grooming. Hindi ako masyadong nagpi-perfume pag sa work. Nagpi-perfume lang ako pag may pupuntahan na malayo or lumalabas, doon lang ako nagpi-perfume. Yun. Hindi ako masyadong maarte sa buhok ko naman, shampoo lang. So wala akong masyadong arte sa katawan kasi para bang belief ko na the more na marami kang inaapply sa katawan, the more na nagko-cause ng damage. Kasi nga, di ba, chemicals yun or somewhat hindi siya natural. So yun yung belief ko sa sarili ko. Kaya, ayun. Especially sa face, wala ko talagang ina-apply sa face ko. So yun yung mga, kaya hindi ako masyadong magastos in terms of personal grooming. So basic lang talaga. And then yung next is yung travel. So dito sa Taiwan, nagta-travel kami bukas, nung April 1 nga, meron kaming travel. So abangan nyo yung travel vlog ko, pupunta kami ng Taipei. Pero hindi kami pupunta ng Taipei 101, pupunta kami sa mga tourist destination nila dito. So, ayun, abangan niyo yung vlog ko.
So, yun, nagpa-budget lang ako sa travel ko, mostly per month, siguro na sa mga 2,000, ganun, or 1,500. So, hindi naman siya monthly ako nagta-travel kung saan-saan. Kung meron lang mag-aya, or kung mag, meron lang mag-aya, ayun. And kasama na sa expenses ko yung travel, aside from that, is yung mag-inom. So, minsan, mag-inom. So, hindi naman siya ganun monthly. So, siguro mag-average tayo ng 2,000 per month, or almost 4,000 peso, yung budget ko in terms of that, travel and leisure. So, yun yung tawagin na lang natin. Ayan. So, yun guys. And, ang last pala is yung food. Ano ba yung food expenses ko dito? So, dito kasi guys, everyday, meron kami yung tinatawag na swaka, yung tinatawag nila. Means, nagsuswap lang kami ng pagkain sa canteen. Kasama na doon sa sahod namin yung pagkain na i-deduct sa sahod namin. So, probably gumagastos ako sa food around na sa mga 2,000 to 3,000 NT. So, or almost 5,000 to 6,000 NT pesos per month. So, yun lang yung parang naging expenses ko sa foods. So, i-deduct na siya sa sahod. So, yung gastos ko lang outside, minsan pag mamili kami sa in-cash sa 7-Eleven, pero malimit lang or kumakain sa labas, yun lang magastos ko in terms sa food. Kaya, in general speaking, in general, all overall, so masyadong matipid ako dito sa Taiwan if tutuusin mo. Kasi hamakan mo accommodation 600 NT. Yung transportation ko, nag-budget lang ako, maximum 500 NT. Yung foods and groceries ko, maximum 1,000 to 1,000 to, lagi natin 1,500. And yung internet ko, nasa 600 NT. And then yung clothing ko, ilagay natin 2,000 NT average. And yung travels ko, ilagay natin 2,000 NT. And then yung foods ko is nasa mga 3,000 NT. So, lahat yan guys, average, maximum expense yun. So, i-add natin. Ang average ko dito, monthly na expenses ko is nasa around 10,200 NT. So, ano na yan guys, maximum, max na yan ang max. So, minsan hindi ako makapag-travel, so mapupunta sa savings ko yun. So, minsan transportation ko, hindi ako makalabas ng dorm, so mapupunta sa savings ko yun. So, yun, depende lang talaga sa inyo. Pero at least yun yung naging average ko, or nasa around 18,360 pesos. So, yun yung monthly cost of living expenses ko dito sa Taiwan. And again, iba-iba naman yung cost of living each person nandito sa Taiwan. So, yun lang yung cost of living ko as factory worker na tatrabaho sa isang semiconductor company, which is yung EUU. So, guys, sana magtatanong, wala na pala kaming broker's fee. Yun, wala na kaming broker's fee. So, sobrang tipid. And yun yung dorm namin, ito yung malaking bagay kasi 600 NT na lang siya per month. So, guys, sana nakatulong ako sa mga gusto mag-apply dyan sa Taiwan as factory worker. So, yun yung mga expected nyo expenses. So, I'm not sure kung yan din yung maging expenses nyo na maging katulad din sa akin. So, iba-iba naman kasi depende sa place, depende sa lugar, and depende sa company, depende sa dorm, depende sa policy. So, yun guys, but basically, yung foods, yung transportation, yung dorm, yun, almost the same lang naman dito sa Taiwan. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching this vlog. And shoutout ko lang pala. I-shoutout ko lang yung kasi ng dormmate ko na napanood yung video ko. Nagugusto nilang mag-apply sa Taiwan. So shoutout kay Jumari Gubalani and si Miss Andrea Carla. So, shoutout sa inyong couple. So, I hope na Sir John Rijo Marie, makapagpunta ka na rin dito sa Taiwan, o makita kayo ng cousin mo na si Witsky, which is ka-roommate ko, na nandito na sa Taiwan for mga 9 years na siya dito guys. So, diba, ang tagal na. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching this vlog. So, as I always said, always believe in yourself. And God is good all the time, and all is well. So guys, ano na pala ako, day shift na ako ngayon, and meron na kaming overtime, and that's why medyo hindi na ako nakapag-upload parati ng videos kasi 5-1 ang schedule ko, meaning 5 days yung pasok and 1 day lang yung day off ko. So, yun lang guys, bye-bye and